hindi rin ganun kadaling magtiwala. Ako to, si Chang Ami. Sino pa ba ang pwedeng makinig? Ako to, si Chang Ami. Kanino pa ba ako pwedeng lumapit? Ako to, si Chang Ami. Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Ako to, si Chang Ami. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Walang iba, kundi... Ako to, si Chang Ami! Good afternoon. Magandang hapon po, mga kaserbisyo. Kamusta po kayo? Tayo po ay Wednesday na, October 9, 2024. Kamusta naman po ang inyong linggo? So far, so good ba? Nasa kalagitnaan na po tayo ng ating work week. Sabi nga nila, hump day. O, diba? Nakarelax-relax na po ba tayo? Naku, ang daming mga pangyayari. Ang dami pong gustong tumakbo. Pero meron din pong mga gustong tumakbo ng palayo. Naku, pero dito po sa ating programang Ako To, si Chang Ami. Kami po ay handang makinig sa kung ano man po ang inyong pinagdaraanan ng walang panghusga. At syempre, bida po sa ating talakayan ng ating mga kaserbisyo. Kami po ay naririto para sa mga usaping buhay, relationship man yan, sa inyong minamahal, sa inyong kapamilya, sa inyong katrabaho. Eh lagi pong nandito ang inyong Chang Ami para makinig at umalalay po sa kung anumang challenges nga daw ng life ang inyong pinagdaraanan. Kami po'y nagsusulong ng tamang komunikasyon para sa mas matatag na relasyon, nakikinig at nagbibigay payo. Ito po ang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. Yes, AM po tayo ha. 630 kHz, DWPM. Yan po ang hahanapin ninyo sa inyong mga radyo. Para po sa programang Ako To, si Chang Ami, hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At dahil nga po, naku, ilang araw nang pinag-uusapan at ilan na rin po sa ating mga kaserbisyo ang ating nakakausap dito sa ating programa na ang pinagdaraanan karamihan ay yung tinatawag na problema nga po sa kanilang mga asawa, kinakasama, boyfriend o girlfriend na nandoon po sa, naku, sinasabi nga nilang medyo nagloloko. Ayan, meron bang ganyang klase? Meron bang mild o mas spicy na cheating? O, yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Meron po tayong inimbitahan na psychologist ng Mind Care Center ng Perpetual Health Medical Center para po tulungan tayo na mas maunawaan kung bakit daw nga po may mga taong nag-cheat o bakit may mga taong nagiging cheater. O kung kayo po'y may mga katanungan ha, bukas po ang ating mga linya ngayong hapong ito sa 8924-4101, locals 5671, 5672, 5673 para po sa inyong mga tanong. Or kung kayo naman po'y nahihiyang makausap kami sa live, pwede rin naman magpadala ng mensahe po sa 0919-2783-000. Yan po ang ating Viber number. Ulitin ko po, 0919-2783-000. Pwede po ninyong ipadala na ngayon pa lang yung mga tanong po ninyo ha, para maitanong natin agad-agad kay Dr. Yeng Gatchalian, ating pong makakasama maya-maya. At hello-hello din po sa lahat ng mga nakatutok sa atin pong online. O yan, yung mga nasa Teleradyo Serbisyo po.
Kamusta naman? At present na naman din, syempre, eto na, nako ha, unang-una na bumabati po sa atin ngayon ng magandang hapon ay si, sino nga ba? Ba, tignan natin kung sino ang nauna. Ay, parang ang nauna ay si, aba, ang haba na pala ng thread, teka lang. May nauna pang iba. Ang bilis niyo mag-message, ha? Grabe. Eto, nauna. Si Tita Teresita Atienza, si Louie Basco, si Nona Damian na binabati ang kanyang opa na si Steve Ras. Si Charity Kasipi, sabi niya, good PM sa mga sis happy niers. Present sila ngayon today. Si Maria Dulce, si Nona, si Lina, si Anne Emerald. And hello din kay Grace Groyon at kay Irene Libre. Good afternoon. Sabi niya, can't wait for the topic. Yan, nanonood yan sa atin mula sa Melbourne, Australia. So ang topic nga po natin ngayong hapon ay, bakit may mga taong nagiging cheater? Ah, 'di ba? Sabi nung isang caller natin kahapon, sobrang bait ng kanyang asawa, ni hindi daw niya naisip na siya ay lolokohin, pero nagawa pa rin siyang lokohin. Shout out naman din kay Wally Umali, sabi niya, at kay Sheng Shallow. Hello po. Hello din kay Mark. Nako, yung katanungan mo, Mark, hindi ko masasagot dyan. Tanging komelek lang ang makakasagot niyan. Cheating lang ang ano natin. Topic ngayon. Kung yung mga tumatakbo po, hindi ko alam bakit nga rin sila tumatakbo. Hindi ko po mabibigyan ng kasagutan yan ngayong araw na ito. Hello din kay Gina Apsay. O marami po ang nakatutok din sa atin ngayon sa TikTok. Thank you, thank you. Si Marvin Riabad, good afternoon, Chang Ami. Oy, naalala pa niya yung AMY, About Me and You. Oo, naku, matagal ng panahon nun. Batang-bata pa kami ni Mayora nun. Ni Mayora Sheila at ni Kumaring Charlie. I miss you, Charlie Nabarte. Magparamdam ka naman dyan. Hello sa mga taga North Caloocan. Si Vina Hermohino, bumabati rin ng Happy Wednesday. Sino pa ba ang nandiyan ng mga present? Si Maria Rowena Ruiz, si Tita Cory Alejandro. O, hindi ba kita na shoutout kahapon, Tita Cory? Naku, sorry naman po. Ay, talaga, kailangan yan everyday. Oo, nakatutok yung mga yan. Si Nona Damian, si Anne Emerald Emmy. O, tama ba? Oo, Penny pala. At saka si Carol Ordono from Makawayan, Bulacan. Minsan kasi itong ating chatbox, napakabilis naman umandar. O, ayan, baka meron akong na-miss ha. Mamaya titignan ko po yan ulit. Dahil sa TikTok marami din. Ako, akalain mo si Louie Basco nasa TikTok na, nasa YouTube pa. O, ha? O, babalik po tayo agad dahil alam ko excited po kayo sa ating topic ngayong hapon. Oras po natin, 3:13 na ng hapon at magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. At alam nyo ba, ang 77 days na lang, Pasko na. At dalawang linggo na lang, magpasikat na sa Showtime. O, magbabalik po kami ha. Diyan lamang kayo. Bigyan po muna natin ang mga pag-uulat ng ating po mga kaserbisyo reporters. Malacanang idineklara ang October 15 bilang National Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day. Nagbabalita po at nagseserbisyo mula sa Malacanang si Christian Yusores. Christian, anong detalye? Sa aming iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Day of Remembrance o pag-alala sa mga buntis at nakaranas ng infant loss o nakuna ng pinagbubuntis na anak. Sa bisa ng Proclamation No. 700 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Persanina, idineklara ang October 15 bilang National Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day. Ayon sa Pangulo, maraming dahilan kung bakit nabubuntis at nakararanas ng infant loss ang kababaihan, gaya ng edad, health condition, lifestyle at maternity care na nakaaapekto sa kanilang emosyon at pag-iisip ng kanilang pamilya.
bukod sa mga kababaihan, nais din ng Pangulong ilaan ang araw bilang pag-alala sa mga yumaong sanggol at kanilang mga ina. Kailangan niya magtalaga ng isang araw ng pag-alala para madagdagan ang kaalaman at pabigyan ng komprehensibong suporta ang mga apektadong pamilya gaya ng Service to Mental Health at iba pang programa. Inaatasan ng Pangulo ang Department of Health na manguna sa mga programa at aktividad, gayon din ang ilang ahensya, ugnay ng pagdudita sa National Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day. Kaservisyo mo sa Malacanang. Christian Yosores para sa Teleradio Servicio at Radio 630. Maraming salamat, Christian Yosores. Samantala, sa ibang balita, Senado nangako ng dagdag budget sa Defense Department. Nagbabalita at nagseservisyo mula sa Senado si Robert Mano. Robert, magandang hapon. Magandang hapon siyang nagpulong si Senate President Cheese Escudero, Senator J.V. Ejercito at Defense Secretary Gilbert Chudoro ngayong araw dito sa Senado. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Ejercito, kabilang sa mga napag-usapan ay ang kulang na budget para sa AFP Modernization Program. 250 billion pesos kasi ang original na request ng DND, pero ang naibigay sa kanila sa ilalim ng National Expenditures Program ay nasa 75 billion lamang. 50 billion ang nasa program funds at 25 billion naman ang nasa unprogram funds. Sabi ni Ejercito, malaki ang dapat na habulin para sa AFP modernization, lalo na hindi ito nabigyan ng pansin sa mga nakalipas na taon dahil sa kakulangan ng budget. Ang commitment daw ni Ejercito sa DND ay gawin malang 100 billion pesos ang budget para sa AFP modernization at siguruhin nasa line item o program funds ito. Para ito sa pagbili ng mga kagamitan para sa external defense system, gaya ng fighter aircraft, vessels at missile system. Nilinaw naman ni Ejercito na para ito maging deterrent at hindi aggressor. Kabilang din daw sa mga pinag-usapan nila Ejercito, Escudero at Chudoro ang tungkol sa pension at compensation ng mga ranggo. Sa servisyo mo sa Senado, Robert Mano para sa Teleradio Servisyo at Radio 630. Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, lisensya ng isang manning agency, kinansela ng Department of Migrant Workers dahil sa pagkakasangkot sa illegal fishing. Nagbabalita at nagseservisyo si Tricia Lindo. Tricia, magandang hapon. Magandang hapon, sang ami, kinansela ng DMW ang lisensya ng Buantala Manning Incorporation dahil sa paglabag nito sa karapatan ng nasa 300 Pilipinong mangingisda nang pilitin silang ilegal na mangisda kahit pa ang pinasukan nila ay magtrabaho sa onboard vessel sa Indian Ocean. Yan pa sa mga inireklamo ng mga biktima ay hindi sapat o minsan ay hindi na naibibigay ang kanilang sweldo, irregular din ang oras ng kanilang pagkatrabaho at pinapakain rin ang mga ito ng expired na pagkain. Hunyo ngayong taon nang humingi ng tulong ang mga naturang mangisda sa Migrant Workers Protection Bureau dahil sa paglabag sa employment contract. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang ahensya sa opisina ni Senator Rafi Tulfo para sa paghahanda ng pagsampa ng criminal na kaso laban sa manning agency. Kaserbiso mo sa DMW Trista Lindo para sa Teleradio Serviso at Radio sa East 30. Maraming salamat, Trista Lindo. Kaserbiso Live Report! Report! May nakikinig sa'yo. Ako to, si Chang Ami. Kayo po'y nakikinig sa programang Ako to, si Chang Ami. At babatiin lang natin si Vanjie Basig, si Charity Kasipi. Sabi niya, araw-araw po akong nanonood ng It's Showtime. Uy, salamat po. At syempre, dito rin sa Teleradio Servisyo. Thank you. Si Nora Damian at si Lina Ho ay nandyan na rin, present. At dahil nga po sa napakadami ninyong request na ito po ay maging topic natin dito sa ating pong programa, at dahil nga din po ilang mga kaserbisyo na natin po ang nakausap na sila po ay halos dumaan dito sa pagsubok na ito na nagkaroon ng problema at lamat sa kanilang mga relasyon, whether kasal or kinakasama or boyfriend, girlfriend, kaya naman ang tanong lang lahat, bakit nga ba daw may mga taong nagiging cheater? Ay, buwan na lang yung kasama na inangat kita, Ken.
Bilang nagre-recording po sila ng aming drama para sa Biyernes. Ang title na naman po ng programa ngayong araw na ito ay Abunado Ako si Chang Ami. Yan! Dahil kami po ay may pamerienda sa araw na ito. O sige na, eto na tayo po ay magkukwentuhan. At makakausap po natin ang Chief Psychologist ng Mind Care Center mula po sa Perpetual Health Medical Center. Makakasama po natin siya via Zoom, si Ms. Yeng Kachalyan. Ms. Yeng, magandang hapon. Welcome po sa Ako To si Chang Ami. Ay, hindi natin marinig. Baka naka-mute po. Ay, baka naka-mute lang. O sige, iti-check natin. Ayun. Hi po, Ms. Yeng. Magandang hapon. Ay, magandang hapon, Chang Ami. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang ganda ng topic. Opo, naku, mukhang marami po ang dumadaan sa ganitong challenge ngayon or pagsubok sa kanilang buhay. Dahil ilang episode na po kami dito sa programa na puro cheating po talaga ang nangyayari. Mm. Parang ano po ba? Talamak po ba ngayon ang mga cheaters? So ang tanong po, ano po, dun muna tayo siguro sa ipaliwanag natin, ano ba ang cheating? At paano mo mas sasabi na iyon ay cheating na? Kasi may iba-ibang pagkaunawa ang iba't ibang tao dyan eh. Oo. Siguro kung gagamit tayo na mas magandang terminology, ang tawag doon ay infidelity. Infidelity. Oh, yan. Oh, so para mas medyo oo, maganda pakinggan ng konti. Pinaganda pa. Pinaganda pa natin, di ba? Pero pag sinabi kasing infidelity or yun nga, layman's term is cheating, ito ay pagtataksil sa Tagalog, no? Isang akto, isang behavior na ginawa ng isang partner na pwedeng magkaroon ng lakmat o pagtataksil doon sa relasyon nila nung kanyang masasabi nating real partner, no? So, bawa girlfriend, boyfriend, asawa, ganyan. Pag gumawa ka ng isang bagay na pwedeng magkaroon ng lamat, an act of unfaithfulness, yon. Yan ay infidelity o cheat mo. Mm-hmm. O pagtataksil. Meron po bang iba't ibang level of cheating? Kasi ngayon, ang kadalasan po naming na-encounter ay yung tarang sinasabi nila na virtual. Yung ang sagot pa ng lalaki or ng babae, ito hindi naman natin sinasabing lalaki lang ang nag-cheat, ha? May babae din po. So parang ang sinasabi, wala naman yun, yung virtual ano lang yun, usap-usap lang po. Ganyan, Ms. Yeng, ang sabi nila. Actually, yun ay kinikilala na rin na isang uri o isang type of infidelity kasi nagsispend ka ng time o ng moment sa ibang tao other than your partner. Ah. Kumbaga, kahit sabihin natin na walang physical intimacy, nag-uusap lang kayo, pero merong mga malalalim na moments, may mga sweet talks, ganyan, na dapat sa oras na yun ang kasama mo, partner mo, di ba? Okay. Pero nakikisweet talk ka, nagsuspend ka ng time dun sa ibang tao. Mm-mm. So that is already considered an online infidelity. Online infidelity. Kasi nung araw, pagka ano, di ba? Pag nakikita mo yung boyfriend mo na kumakausap ng ibang tao, parang sinasabi mo, oh, nag-aaksaya na naman siya ng laway sa ibang tao. Ngayon, online na eh. Lahat daliri na ang gumagana, Ms. Yeng. Oo, tsaka imagine, imbis na ikaw ang ka-sweet talk, may ka-sweet talk na iba, di ba? Yun nga. So, So paano ba natin ito ititrace? Kasi like kahapon, yung kausap namin na kaserbisyo natin, talagang dinescribe niya ang kanyang asawa na napakabait, napakabuting ama. In fact, wala daw talaga sa, ito'y terminong ginagamit ng mga matatanda nung araw eh, hilat siya, parang ganyan. Wala sa itsura niya, nagagawa siya ng ganong klaseng kamalian or panloloko or pagiging infidelity. Talagang kahit daw yung sariling anak nila, nagulad sa ginawa nung tatay. Bakit nga ba nagiging cheater ang isang tao? Yan. Actually, maraming dahilan. Masasabi natin na merong mga serial cheaters. Eh. Yung serial cheater, ito yung madalas na nag-cheat. Halimbawa, meron siyang partner. Tapos within that duration of the relationship, tuloy-tuloy yung pag-cheat, nabuking, nag-cheat pa rin. So serial yon. Meron namang mga tinatawag. Ilang beses yon, Ms. Yeng? Iba-iba, pag depende. Pag sinabi mong serial cheater, yung pag-tipo bang lumagpas ng lima,
yun na yun. Or, kasi merong iba, nag-cheat isang beses, pinatawad. Nag-cheat ulit, pinatawad. Nag-cheat ulit, pinatawad. Pero on the third, nagbago na. Pero ito, yung talagang walang pagbabago? In a way, alos walang pagbabago within that kind of, the duration of a relationship with that particular person. O di kaya, sa bawat karelasyon niya, nag-cheat siya. Yung ganon, parang kahit na naki... ay dake Lorna siya o kay Fe siya, may cheating na nagaganap. Okay. No? Ito yung mga tinatawag na serial cheaters. And usually, kapag ganito na parang walang pagbabago, baka lang ha, hindi natin sinasabing meron. But this can be an issue of personality. Personality. No? Or a psychological issue of that person who is cheating. Oo. Yan po ba ay maaring nakuha... namana? Paano po ba? Or nakita sa nanay at tatay marahil? Parang ganun? Pwede. Marami kasing kinoconsider. Yung isa, it can be cultural consideration. Kasi alam naman natin, di ba, pag lalaki, walang mawawala. Yan yung mga common na nalalaman natin. So pag ako lalaki, wala nang mawawala sa akin. Parang mas maluwag yung ating kultura pagdating sa lalaki. Pagdating sa pag-cheat, ang babae medyo may paghihigpit kasi pag babae ang nag-cheat o naging infidel, nag-iiba yung tingin ng mga tao. However, noong panahon, mas malaki talaga yung sinasabing karamihan ng mga cheaters ay lalaki. Oh. Pero ngayon nakikita na mukhang pati mga babae ay nakikitaan na rin ng tendency ng pag-cheat o pagiging infidel. Or at least at one point in their life, no, within that relationship, merong in a way infidel acts na tinatawag. So hindi rin ito na sasabi na ang mga nag-cheat ay yun lang mga mukhang pabaero, mukhang lalakero. Hindi rin, kasi minsan pag nagkaroon ng stress doon sa current relationship, may tendency maghanap sa iba. Pwede rin na nai-impluensyahan, lalo na kung ang work environment ay very open doon sa potential ng cheating. Halimbawa, may nanunukso, merong mga nakikitang mga kasamahan na very loose ang kanila activities, merong tendency na makasama ka o nakikisama ka, so you also do the same thing your workmates do. Oo, no? Parang natatangay ka sa agos, ganon. Oo, natatangay. Lalo na kung may mga patukso-tukso. Oo. O di kaya very loose yung mga activities nila. So, hindi talaga ito nakikita sa kung ay, mukha siyang mabait, hindi siya mag-cheat. Hindi talaga yan nakikita doon. May mga pagkakataon na nangyayari ito, it can be because also of the situation within the relationship. Okay. So yung mga factors na nakikita nila, Chiang Ami, yung cultural consideration, stressful environment, psychological condition of the one who's cheating, no? Sinasabi rin na ang self-esteem and self-confidence ay may kinalaman dito. Lalo na mga babae, nakita sa mga pag-aaral, karamihan pala sa mga babae na nag-cheat, ay nararamdaman nila na parang hindi sila nabibigyan ng affection and attention doon sa karelasyon nila. So parang... So parang hinahanap nila sa iba yung dapat sanang binibigay ng partner, ganun ba? Yung parang, let's say, kunyari example, affirmation or yung mga good words na gustong naririnig ng babae, parang ganun. Yes. So, hindi lang siya dahil sa emotional, I mean, may emotional part ng konti, yung iba kasi medyo sexual side, di ba? So, mas more on that, yung attention. Kasi, ang naririnig ko ngayon, madalas sinasabi, kasi po hindi po siya nag-update sa akin, kaya naghanap po ako ng iba. Ganyan na. Nakikita sa mga babae yun, yun na, yung affirmation, attention, no? Attention. Na ako bang maganda pa ba ako? Sa kanya, binibigyan niya ako yung atensyon. Asawa ko, ang boyfriend ko, hindi. No? Ang mga lalaki, iba naman yung sa kanila. Pwedeng isa rin ito sa mga factors, pero mas loose yung dating dahil nga, sa kultura natin, pag lalaki, walang mawawala. Wala naman yan eh. Kumbaga, parang ngayon lang yan, feeling lang yan, pagkatapos bukas, wala na. So, yung iba ganon. No? Pero yung iba talagang they stick with the relationship. Yeah. Yung tinatawag nating infidelity. Bukod po dun sa sinasabi niyong serial cheater, meron pa yung sa virtual, 'di ba? Tapos meron naman yung tawag dito yung ano lang, yung sa isip lang niya, yung pag-cheat niya. Parang ganoon, meron din 'yon. Kung sa isip lang, halimbawa,
meron kang crush, eh, natural lang naman ma-attract ka sa iba. Pero kung i-act mo yon, halimbawa, gumawa ka ng action, kinausap mo, message mo, oo, that can ni-level already up be mo yung, in... Ni-level up mo yung feelings mo for that person. Yes. In-act out mo siya, kumbaga. No? Kapag meron ng action, pag may behavior na, yan ay pwede nang makastay ng relationship ninyo, ng asawa mo o ng partner mo. Hindi rin maganda yung halimbawa, kasama mo yung partner mo, ini-imagine mong yan yung crush mo. Medyo iba rin consider, yun. Consider, cheating din yun. Emotional infidelity rin yun kasi hinahati mo. Yeah. Yung atensyon na dapat para sa kanya. Oo, lalo na kung ang iniisip mo, yung asawa mo ay siya si Gong Yu, kunyari, na crush mo. Oh, cheating din yon, di ba? Naku, mag-ingat kayo. O sige, magbe-break lamang po tayo. At sa ating pagbabalik, Miss Yeng, may mga katanungan ng ating mga kaserbisyo. Una na dyan, genetic daw po ba yan? Namamana po ba daw yung pagiging cheater ng isang tao? O yan po ang pag-uusapan natin. Sabi ni Trick Dross sa TikTok, yung cheat ay nasa partner mo yon. Kahit anong lapit ng tukso, kung ayaw ng partner mo, walang mangyayari. Ah, may paninindigan naman. Oo, sige. Yung iba pa huli ng mga katanungan, Miss Yeng, sa ating pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo't magbabalik po ang Ako To, si Chang Ami. Ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa Ako To, si Chang Ami. Kayo po ay nakikinig at nanonood ng programang Ako To, si Chang Ami. Oras natin, 3:38 na po ng hapon. Kasama nga po natin ngayong araw via Zoom si Miss Yeng Gatchalian. Siya po ang Chief Psychologist ng Mind Care Center sa Perpetual Health Medical Center. At pinag-uusapan nga natin ngayon ang infidelity. Nako, umuusok po ang aming chat box, Miss Yeng, sa dami ng mga katanungan. O eto muna daw, yung bang pag-cheat, ito po ba daw ay namamana? Genetic ba daw yan? Paano? Or nasa upbringing ba daw ba? Okay. Ang lagi natin tatandaan, wala talagang single factor that can determine specific behavior, attitude. No? Mm-hmm. Pero nakikita sa mga pag-aaral na mukhang may kinalaman yung genetic sa ibang mga bagay. Pero hindi yung cheating, not the behavior of cheating. Kasi wala naman itong strong, masasabing genetic marker. Kaya nagkakaroon ng chances of cheating kasi yung risk-taking behavior, may mga tao kasi na kasama risk-taking sa karakter nila, yung mataas ang risk-taking behavior nila. Uh-oh. So, kumbaga, hindi sila masyadong takot, hindi masyadong nag-iingat, medyo malakas ang loob gumawa ng mga bagay-bagay, yun, namamana yun, yung lakas ng loob. Kaya nga, lakas ng loob, kahinaan ng loob, yan yung mga pwedeng maging genetic indicators. So kapag halimbawa sa pamilya, mataas ang tendency ng cheating, so pwedeng sabihin na yung mataas na risk taking niya ay pwedeng nakuha nitong batang ito. Tapos nakikita pa niya sa environment niya. Di ba? Pwedeng na nakakaroon ng consent o nakikita niya, namomodel niya. Parang so, nakita niya na yun. Nakita niya siguro or kinalakihan niya na parang, okay naman pala, parang normal. Dahil yun ang nakita ko sa environment growing up. So, pwede pala siyang maano din, kumbaga, magaya in the future nung bata. Pwede. At pwede din naman the other way around. Yun, yung exact opposite. Hindi siya nakakakita ng strong, valuable relationship within the family. So, itong bata o itong nakaka-witness nito, hindi din siya nagkakaroon ng ganong klaseng value dun sa relationship na magkakaroon siya. Pero kasi kung pinalaki mo ang isang bata na alam niya na you need to value your relationships, yes, pag nagkaroon siya ng relationship, pwede niyang dalhin yun, imomodel niya yun, di ba? Sabi ni Sweet Love, yung ibang serial cheater daw po, titigil pag wala ng pera. Totoo ba, Miss Yeng? Pwede rin. Pero iba kahit walang pera, nag-cheat. Oo. Ang tanong naman ni Anne Emerald Emmy, is unmet emotional needs and sexual needs can lead to infidelity of the person? Yes, that's true. Kasi kung halimbawa within the relationship,
pakiramdam. Kanina yung sinabi ko yan, halimbawa yung babae, bakit siya nagkaroon o nag-cheat siya kasi pwedeng hindi siya nasa-satisfy yung pangangailangan niya. So, yung mga babae, ano tayo eh, basically romantic tayo. Di ba pag pumasok sa isang relasyon ang babae, ang lalaki daw, ang R niya ay responsibility. Ang babae, ang R niya ay romance. So, kapag hindi ito na-meet, ang nangyayari, parang bakit hindi na ba ako desirable? So, kapag merong lalaki ngayon na magpapakita sa kanya na mukhang desirable pa siya, pwede na doon niya kukunin yung satisfaction. Pwedeng mangyari yun. Oo. Tanong ni Estrella Garcia, nakakahawa din pala yan, sabi niya. Hindi nakakahawa? Naman. Hindi naman. Grabe naman po kayo. Pero sabi nila, namomodel. Ayan. Pero minsan daw, pag binigay na ang lahat ng atensyon, nag-cheat pa rin. Sabi ni Anne Emerald Penny. Ang dami tanong ni Anne. Yan yung sinasabi natin na pwede rin kasi na nasa personalidad niya. Kami halimbawa sa mga annulment cases na hinahandle namin, opo, kapag may serial cheating or infidel acts ang isang tao, nakikita namin may kinalaman ito sa kanyang personality. Pwede itong narcissism or antisocial, no? Or pwede rin itong dependency. Kasi pag sinabi natin narcissism, ako ang magaling, ako ang pinakagwapo, pinakamaganda, makukuha ko lahat ng gusto ko, di ba? Pag anti-social naman, anti-society, ano kung kasal ako eh. Type yung babae eh, di ba? Kung dependency naman, hindi niya kayang mag-isa, kailangan niyang kumapit kung kanino para makaramdam siya ng lakas. May mga tao rin na may tinatawag na borderline personality, kailangan niya makakuha ng attention sa ibang tao, at kapag nasa-satisfy ito, doon siya kumakapit. And this can also cause serial cheating. Sabi ni Grace Groyon, mukhang inherited or namulatan na nila kasi yung ex ko, ganun din yung mga kapatid at parents. Mm-hmm. O yun nga, yung binaliwanag nyo kanina, no, Miss Yeng? Yes, oo. Kasi di ba pag loose yung tingin natin sa relationship, hindi yun pangahawakan ng bata, ang namomodel niya, okay lang eh, pwedeng ganun eh. Diba? O di kaya siya mismo, hindi siya nakaranas ng affection. So, hanap-hanapin niya sa iba. Siguro ang isa rin magandang tingnan natin. Tayo kasi, kapag masakit yung salita, niloko, halimbawa yung partner mo, nag-cheat. In some culture, ang dating sa atin noon, hindi ako mahal. No? Alam mo siya, Ami, nakita sa ibang studies na hindi pala ito laging question of loving or not loving. Yung iba, pwedeng nakapag-cheat siya, pero mahal niya talaga yung partner niya. Pero bakit siya nag-cheat, di ba? Kasi it can also be an issue of desire. Iba kasi ang love sa last. Yan po ba yung parang tinatawag nila na may Don Juan syndrome? Yan po ba yon? Parang ganun yung pagkakaintindi ko dyan. Not all the time. Kasi si Don Juan syndrome, eto si macho, di ba? Na I need to satisfy myself. So may problema sa personality kapag ganun. Okay, pero yung iba kasi, even with still loving the partner, may mga pagkakataon na nahuhulog sa iba. It can be many forms of... Naku, naghang tayo kay, ano, kay Miss Yeng. Naku, i-check lamang po natin yung ating, ano, market. Ang ganda pa naman yung sinasabi ni Miss Yeng. O, Si Miss Yeng. O sige, babalikan po natin si Miss Yeng. Magbe-break lamang din po tayo. At nako, napakarami po ninyong mga tanong. Sabi ni Mie, kung may gamot po ba sa cheating, paano po ba sila titino? Sabi naman ni May, cheating is a choice or lack of contentment. Sabi ni Marvin, dapat may batas na bawal ang cheater sa mga kongresista. Gawa po kayo ng batas para rito. Nako, hindi po akong tagagawa ng batas dyan. O, babalikan natin si Miss Yeng. Magbe-break lamang po tayo. Oras natin, 3:46. Diyan lamang po kayo at magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. It's also very important that you show affirmation and appreciation to your partner. Baka isa yan sa hinahanap niya. Mm-mm. Bukod doon, kailangan gumawa kayo ng mga bagay para ma-reinforce yung kagandahan at kasiyahan sa loob ng relasyon na ito. Ma-reinforcing trust. Opo. And syempre, you need to engage with your partner.
para maiwasan na itong mga multiple and serial cheating. Yes. Ito, in fact, sabi ni Kuya Dada TV, sabi niya, I admit na ako ay isang cheater noong binata pa ako. Maraming beses na sinira ko ang tiwala ng girlfriend ko, pero now, naasawa ko na siya at meron na kaming tatlong anak, masasabi ko na di ko na talaga kayang gawin yan. Oh, at least may nagbabago. Meron din naman nagbabago. Yung iba naman may nagbabago po, talaga. Opo. Yung iba, Miss Yeng, sabi niya, yung iba ayaw pakawalan yung cheater husband kasi pag naghiwalay sila, may chance na silang magsama nung the other one. Kaya parang walang hiwalayan para wala daw masaya. O, ganun na lang. Kung nasasaktan ka, kung patuloy kang nasasaktan sa relasyon na yan, baka, di ba, maganda ipaglaban mo yung relasyon. Oo. Kaya nga mahalaga ang komunikasyon. Pero, dapat din nating tignan kung saan yung gap na kailangan natin i-fulfill para ma-reinforce at ma-strengthen tong relasyon na ito. Hindi naman porket nag-cheat ang isa ay give up na. Patandaan pa rin natin yung value ng relationship. Because cheating is not always not loving. No? Sometimes there are issues that lead a person to cheat. We are not justifying it, but what we're saying is that pwede na may issue at kailangan itong pag-usapan para maiwasan na. Oh, nako, thank you so much, Miss Yeng. Ang dami naming natutunan sa iyo ngayon. Aba, baka pwedeng next week ulit pag-usapan naman natin is how do we heal from a cheater, 'di ba? Oh, sure. Or from infidelity. Yan naman ang topic natin next week. Kaya maraming salamat. Yan po si Miss Yeng Gatchalian, ang Chief Psychologist ng Mind Care Center sa Perpetual Health Medical Center. Miss Yeng, maraming salamat po. Happy Wednesday. Thank you. Thank you po. Ayan, ako mga kaserbisyo, natapos na naman agad-agad ang isang oras po natin. Susunod na ang headline sa hapon with Sir Tony V. Kaya bukas po ulit. Bye! Thank you for listening! Sa iba. Yeah. But then again, you enter that relationship, you need to be responsible, you need to communicate with your partner. Yeah. Magandang tanong to, Miss Yeng, from Don Riabad. Sabi niya, listening from Caloocan City, where do we draw the line between a cheater and an overly friendly person? Ay, may mahilig mag-aksaya ng laway. O, Mr. Congeniality ito ba? O Miss Congeniality? Alin sa dalawa? Miss Friendly. Baka mag-ingat. Baka micro-cheating yan, ha? Micro-cheating. Oh, that's another new term that we hear now. Oo. Kasi ang micro-cheating, ito yung akala mo, harmless flirting. Diba? Ang pa-text-text lang. Yeah. Ang pa-hello-hello lang. Mm-mm. Ang pa-sabay-sabay lang mag-lunch o mag-snack. So, wala naman yun. Pero again, it can develop into another kind of relationship. Or it can be interpreted by the other person as a relationship, as an emotional yes or an emotional depende investment. Sa dating dun sa isang tao na kinakausap. Oo, kaya sana mga Mr. Congeniality tsaka Miss Congeniality, ingat din kasi meron na tayong partner, pwede kasing ma-misinterpret yung act natin, diba? Ito from kaya, yes po, sige po. Yan. So, yung okay na, Miss. Ayun, ito. Kasi ang dami nilang katanungan. Meron na lang tayong 5 minutes, Miss Yeng. Bibilisan ko lang. Si Alias Happy, sabi niya, paano kapag sinabi niyang hindi na niya uulitin, pero inulit pa rin for the third time? Bibigyan pa rin po ba ng chance? Ayan. Ah, wala si Miss Yeng. Ay, third time na ba? Third time na. Paano po? Ay, andito pa ako. Ayan. Sige po. Oo, third time na. Ayun. So, third time na yan siyang ami, kailangan, tignan mo na kasi harmful na yan, baka serial na yan. Tignan mo baka may problema siya sa relationship niyo, pag-usapan niyo na ng gusto. Hindi na siguro sapat dito yung mga apologize lang. No? Medyo malalim yun. Third time, pwedeng meron ng issue. No? Hindi ko sinasabing may problema yung chini-cheat na partner o may problema yung nag-cheat. Pero meron ng dissatisfaction na nagaganap. I think it's high time that you talk about your relationship
para hindi na magkaroon ng fourth. Yeah. Diba? Para hindi, hindi ko din sinasabi. Naku, ang dami pang papel na dumating. Hindi na siya magbabago. Naku, Miss Yen, ang dami pa. Sige po. Ang dami pa ba? Diyos ko. Ayun, so, hindi ko rin sinasabi na hindi na magbabago kasi merong iba, fourth time, five times na nag-cheat, nagbago pa rin. Nagbago pa rin. Meron pa rin ganun. Oo. So, kaya napakahalaga nung tinatawag nating communication. Magandang pinag-uusapan ninyo yan, no? Mm-hmm. Kasi kapag walang communication sa relationship, hindi ninyo masisettle kung ano yung nagiging problema ninyo, bakit nagkakaroon ng cheating. Totoo. It's also very important that you show affirmation and appreciation to your partner. Baka isa yun sa hinahanap niya. Mm-mm. Bukod doon, kailangan gumawa kayo ng mga bagay para ma-reinforce yung kagandahan at kasiyahan sa loob ng relasyon na ito. At totoo ma-reinforce din yung trust. Opo. And syempre, you need to engage with your partner para maiwasan na itong mga multiple and serial cheating. Yes. Ito, in fact, sabi ni Kuya Dada TV, sabi niya, I admit na ako ay isang cheater noong binata pa ako. Maraming beses na sinira ko ang tiwala ng girlfriend ko, pero now, naasawa ko na siya at meron na kaming tatlong anak, masasabi ko na di ko na talaga kayang gawin yan. Oh, at least may no, nagbabago. Eh. Meron din naman nagbabago. Yung iba naman may nagbabago po, talaga. Opo. Yung iba, Miss Yeng, sabi niya, yung iba ayaw pakawalan yung cheater husband kasi pag naghiwalay sila, may chance na silang magsama nung the other one. Kaya parang walang hiwalayan para wala daw masaya. O ganun na lang. Kung nasasaktan ka, kung patuloy kang nasasaktan sa relasyon na yan, baka, di ba, maganda ipaglaban mo yung relasyon. Oo. Kaya nga mahalaga ang komunikasyon. Pero, dapat din nating tignan kung saan yung gap na kailangan natin i-fulfill para ma-reinforce at ma-strengthen tong relasyon na ito. Hindi naman porket nag-cheat ang isa ay give up na. Patandaan pa rin natin yung value ng relationship because cheating is not always not loving. No? Sometimes there are issues that lead a person to cheat. We are not justifying it, but what we're saying is that pwede na may issue at kailangan itong pag-usapan para maiwasan na. Oh, naku, thank you so much, Miss Yeng. Ang dami naming natutunan sa iyo ngayon. Aba, baka pwedeng next week ulit pag-usapan naman natin is how do we heal from a cheater? Diba? Oh, sure. Or from infidelity. Yan naman ang topic natin next week. Kaya maraming salamat. Yan po si Ms. Yeng Gatchalian, ang Chief Psychologist ng Mind Care Center sa Perpetual Health Medical Center. Ms. Yeng, maraming salamat po. Happy Wednesday! Thank you! Thank you po. Ayan, ako mga kaservisyo, natapos na naman agad-agad ang isang oras po natin. Susunod na ang headline sa hapon with Sir Tony V. Kaya bukas po ulit. Bye! Thank you for listening! Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel!